good, Lazaro. Thank you. Oh. Are you okay? I'm okay. Sir, this is Lazaro. Mission accomplished, sir. Good. Congratulations. Thank you, sir. Are you okay? Yeah. Come on. Gentlemen, I would like to congratulate you for successfully mounting this operation against the terrorists. I would also like to announce and congratulate Lieutenant E. Don R. Lazaro. He garnered the highest rating in this 5-month anti-terrorist training class. Thank you, sir. Cemetery tayo. Ho? Cemetery, sir? Tahu nyo. Maraming salamat. Ay. Pwede na ba yan? Boss, ang laki ulit to. Dollar ito. Wala akong susukli. De, sige, sa inyo lahat yan. Salamat to. O, pulmon mo. Ingatan mo, ha? Opo. Adan! Oh. Ano? Okay mo. Ano? Ubus na kayo. Eto, mabuti. Ha? Uuwi ka pala. Hindi ka man lang nagpasabi. Napasundo ka man lang sa airport. Kasi, oh, biglaan din ang pagalis ko, eh. Oh, sige na. Pasok na! Ako na ang bahala rito! Sige na! Dad, pasok ka na at makapagpahinga ka. Sige, oh. Susunod na ako. Sumunod ka agad, Dad. Maipaghanda tuloy kita ng mga kakain. Aha. Thank you.
Ito lang juice mo. Oh. Salamat ah. Anong balita? Nanay! Tatay! Adan, halika na. Handa na yung pagkain mo. Sige ho. Papasok na ako. Mga dokumento kaming pinaghahawakan na magpapatunay sa balak na pagpapapagsak ng ating pamahalaan sa pamamagitan ng iba't ibang terroristic activities, bombings, assassination of ranking government and military officials, economic sabotage. My dear friends, what we have is a serious national problem. What I'm asking you now, at sa lahat ng ahensya ng pulisya at militar, ay constant coordination at pakikipagtulungan. Inaamin ko po na hindi namin kakayaning mag-isa ang labang ito. We have to identify those who are involved. Masagasaan ang masasagasaan. Thank you very much. Umaga ho. Magandang umaga rin ho. Tatay mo. Ano yan, Adan? Kumusta ho ang sitwasyon natin dito sa Pilipinas? May pagbabago ba? Nako. Walang pagbabago. Lalo na sa kriminalidad. Palala ng palala. Isipin mo na lang. Huli na nila. Nasa kamay na ng mga alagad ng batas. Nakakatakas pa. Aba, eh lalo na rin sa mga may pera. Kung minsan tuloy na iisip ko, may pera ka lang, kaya mo nang paikutin ang hustisya. Sandali lang ho. Hello. Ah, sandali lang po. Adan, para sa'yo. Salamat ho. Hello? Oh, Nong! Kumusta ho?
Dad. Oh, sandali lang. Pwede mo makita yung dalamo? Mga tulso yan. Saan ka pupunta? Kay Colonel Roque. Ha? Bakit? Anong kailangan mo kay Colonel? Siya ang may kailangan sa akin. Pinatawag niya ho ako eh. Ikaw? Ipapatawag ni Jepe? Bakit? Ano ka? Mekaniko ho. Minsan-minsan, nardinero. Pero ngayon ho, tagasip-sip ho ako ng baradong kubeta. Oh, baka may pagagawa kayo. Kaya pala din kasi may nahangin dito eh. Yung mga kubeta niyo, baka barado rin. Hindi. Okay na. Okay na kubeta namin. Sige na, sige na. Sige na. Yung mga kaibigan niyo, sige baka na, walang problema. May pagagawa. Sige na. Okay na kubeta namin. Sige na. Baka lang ayon pa kami rito. Sorry, miss. Hindi ko sinasadya. Hindi mo rin kasi tinitingnan niya nilalakaran mo. Tatanga-tanga ka. Kasi ho, nahanap ko yung... opisina ho ni Colonel Roque. Ah, ganun ba? Ganun nga ho. Alam mo kasi kung nagtanong ka, hindi mo na sana ako nabangga. Sorry ho. Anyways, ako dun sa personal secretary si Colonel Roque. Ang ganda naman niyo. Halika na nga, samahan na kita. Baka bangga ka na naman. Sir, excuse me. May naghahanap po sa inyo, si Adan. Si Adan? Papasokin mo. Tuloy ka raw. Salamat, ha. Iyo! No. Kamusta ka na? Okay ho, Nong. Sit down, sit down. Congratulations, Lieutenant. You've made me proud of what you have achieved in your training. Nong, utang ko sa inyo lahat to. Kung hindi sa pagpapaaral niyo sa akin, hindi ko mararating ito. You don't have to flatter me. You earned it yourself, not because of anybody else. Mabuti't nakarating ka agad ito. Nong, nung matanggap ko ang sulat niyo sa akin sa Amerika, kaagad-agad akong bumalik dito. Alam mo na siguro na nangyari kay Senator Miranda. Oho, Ninong. Pinatay siya dahil sa totoo ang ibinulgar niyang plano na pabagsakin ang ating pamahalaan ng mga terorista. Nong, ganun na ho ba kalala ang terorismo dito sa atin? Ganun na nga. Kaya kita pinatawag dahil sa alam kong you have all the knowledge and capabilities to deal with this kind of threat against our national security. Yan ang unang magiging assignment mo. Nong, palagay ko, kailangan ko pa ng impormasyon tungkol dito. Narito ang laptop computer at nandiyan na rin ang disket. Lahat ng impormasyon kailangan mo, makikita mo rin. Siya nga pala, bago namatay si Senator Miranda, meron siyang binanggit na isang taong nakatira doon sa loob ng squatter area. Doon nga, namin kinalaman sa terorista. Saan lugar ho yun? Good evening, gentlemen. I want all of you to know that this gentleman here, Norman Atienza, is the one responsible for liquidating Senator Miranda. As we all know, Senator Miranda has been exposing our underworld activities, causing us tremendous chaos. We would like to congratulate you for a job well done, Norman-san. We really cannot afford to have somebody like Senator Miranda to frustrate our plans. Domo arigato. Even myself won't allow anybody, not even the likes of Senator Miranda, to hinder and ruin what we have been working on all these years. Just be sure of it. We already spent so much money and effort in this. I want to see the realization of our plan. Hi. I assure you that we are already established
here in your country. Don't you think it's about time that we execute part of our plan? I think so too. I'll be meeting with my men to polish our strategies. I promise you this, gentlemen. We will realize all our plans. Boy, bagong salta yun ah. Tol, bagong salta ka rito? Dapat malaman mo patakaran namin dito. Bawat dumaan dito, maglalagay sa amin. Nang ano? Ano pa eh, di pera. Para saan? Pabira ka, para sa protection mo, para hindi ka magalaw dito. Maraming loko rito. Pero silang lahat, takot kayo mo ko. Ganun ba? Narinig mo. Oo nga. Mukhang nakakatakot ka nga. Pambihira ka naman. Dalawang dal lang, para meron ka ng pandeposito. Hindi pa masyadong mahal yun? Pambihira. Sa ibang nga 300 ang tira namin eh. Sa'yo, tapoy-tapoy lang sa susunod. Okay ang boss. Uy, salamat ah. Saka pala, Brad. Wala ba kayong alam na pinapahupahan dito? Diyan, sa loob. Magtanong ka dyan. Sige ha. Uy, teka tol. Banda itong bag mo. Pwede bang madilayan siya to? Mga lumang damit ko lang ho to. Hihiyay mo pa ako. Type ko lang itong bag mo. Iwan mo na. Salamat. Sama pala talaga ng mukha mo. Ayaw ko na! Hindi ako lalabas. Papayal ang malang katapat mo. Hoy! Tigilan! Kayo na naman. Antitigas talaga ng mga ulo nyo. Sige! Bulukin sa kulungan ng mga yan. Eko, Chairman! Patawarin nyo na kami! Nabugbog na nga kami ng todo eh! Matagal ko na narinig yan eh. Pusing, patawarin mo na kami. Pangako, hindi na mauulit to. Patawarin na ho natin sila, hindi na ako magre-reklamo. Baka hindi mo nakikilala ang mga bugok na yan. Pinaikot ka lang ng mga yan. Talagang hindi na kayo ulit? Oo, pangako, hindi na maulit. Hindi na. Pangako. Kayo? Opo, hindi na po. Hindi na po. Oo, bossing. Sige, sibat na. Salamat, Chairman. Tara, tara. Salamat to. Sandali. Sino ka? Hindi ka taga rito. Aha. Naghanap po sana ako ng maupahan dito eh. Kung gusto mo, may bahay akong pinapaupahan. Kaya alam, medyo may kalumaan na, pero maluwang. Magkano naman ho to? 700 a month. Oh, siguro kaya ko na ho yun. Madali na ko siguro makakaharap ng trabaho dito. Bakit? Ano bang klaseng trabaho yung nahanap mo? Pwede akong driver, mekaniko, pwede akong kargador. Kahit na ano, basta kumita lang. Madali yan. Hindi ka naman pala namimili ng trabaho eh. Halika. Ito ba yung bahay na pinaupahan nyo? Akala ko luma. Hindi, bahay ko yan. Ayan, may maliit akong tindahan. Halika sa loob. Halika, tuloy ka.
Pamangkin ko si Rowena. Rowena si Adan. Magandang araw sa iyo. Nasaan yung mga kapatid mo? Nasa taas po, Chong. Tawagin mo, may utos ako. Tonton, Buknoy! Bumaba kayo dyan at tinahanap kayo ni Chong. Ano na naman ang ginagawa niyo sa taas? Bakit hindi kayo nagbabantay ng tindahan? Siguro nagko-computer na naman kayo, no? Ito po kasi si Kuya Buknoy. Ayaw nang ayaw sa akin maglaro ng computer. Ano ako? Itinawag-tawag mo kanina, nagbabantay ako ng tindahan eh. Ba't sumunod ka naman? Eh, good boy ako eh. Tama nun. Samahan niyo si Adan sa pinapaupahan natin bahay. Sige na, lumakad na kayo. Sige, tayo na nga. Tayo na. Chairman, tuloy na kami. Sige. Sige. Hindi ka na. Pa-cute ka pa eh. Sige ako. Chairman! 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 Ganon! Lasing ka! Ha? Gusto mo na naman gano? Isang pabayaan nyo na po siya, huwag nyo na siyang patulan. Gaw! Sama niya, no? Hindi ho. Mabuti pa, Ganon. Mauwi ka na. Baka ikulong pa kita. Sige na, lumakad na kayo. Huwag niyong pansinin yun, lasing lang. Sige na. Eto ang magiging bahay mo. Fully furnished na yan. Ang dumi naman. Ah, walang problema. Eh, gusto mo ilinisin namin ngayong dalawa ni Tonton eh. Diba? Hmm? Nakakaya naman sa inyo. Hindi naman mahiya eh. Babayaran mo naman kami. Malakas ba ang tubig dito? Sa gabi, oo, malakas. Pero sa hapon, wala. Kaya ngayon, wala. Pero kung gusto mo, ipag-iigib ka namin. Huwag na, nakakaya naman sa inyo. Ba't kina naman mahiya eh? Babayaran mo nga kami. Teka, teka. Pulis ba tatay nyo? Paano mo nalaman pulis ang tatay namin? Kilala mo ba siya? Hindi. Masyado kayong mahilig sa lagay eh. Teka, Ilocano ka? Oo, oh, paan nyo nalaman? Urod mo kasi, tara na nga, walang kabuhay-buhay dito. Oo nga. Alam mo ang patakaran ng opisina nito, Donato. Na ang bawat taon pinapasok dito para magtrabaho ay nasa pananagutan ng taon nagpasok. Kung nakakasiguro kang mapagkakatiwalaan siya, pwede na siyang magsimula ngayon. Salamat, Mr. Ramirez. Isa pa. Ikaw na magturo sa kanya kung anong dapat niyang gawin. Oo. Salamat, ho. Halika na. Alam mo, magsipagkalan dito. Madali kang aasenso. Kasi mabait si Mr. Ramirez eh. Marunong ka ba magmaneho ng forklift? Aha. Yan ang magiging trabaho mo. Hahakutin mo ang mga karton na yan. At ikakargan mo sa delivery van. Siya nga pala. Isang mahigpit na ipinagbabawal dito. Ang pumasok sa pintong yan.
Opo. Sige, magtrabaho ka na. Pagbutihin mo, ha? Dali! Dali lang! Taraan! Oh, may TV ka na! Ano na naman yan? Ano to? TV? Ano pa ba? Ba't ngayon ka na ba nakakita niyan? Oh, saan yung kinuha to? Saan pa? Di sa bahay! Baka hanapin ni... Chairman yan, ha? Ah, hindi hahanapin itong yan. Matagal na namin hindi ginagamit to, eh. Kaya napag-isip-isip namin na dalhin sa'yo ito para may mapaglibangan ka. Ni isang pirasong comments nga, wala ka rito, eh. Kaya tingnan namin. Di, salamat. Oh, bakit? May bayad yan, 10 pesos isang araw. Ang mahal naman. Anong mahal? Bakit? May mura pa ba ngayon? Saka sabihin mo nga sa akin kung saan ka makakita ng isang TV 10 piso isang araw. Colored pa yan. Sige nga. Oh, sige na, sige na. Ano? Sige na. Oh, yung bayad. 80 pesos yan. 1 month deposit and 2 months advance. Pucha, ano yan? Bahay? Ang dami mo naman angal. Ano ba? Gusto mo, ayaw mo. Inubos niyo ng pera ko, ha? Iba talaga anak ng pulis, oh. Galit ka? Hindi. Thank you. Uy, yung radyo. Ay, oo nga pala. Uy, Adan! Oh, ano na naman? Baka gusto mo rin yung radyo namin, mura lang. Hindi, 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 hindi. Umalis na kayo. Bina tayo. Buksan mo. Thank you.
Hello? Hello? Nong? Alan? Alam ko na ako kung saan tinatago ang mga baril. Ah, good. Saan lugar yan? Dito, sa factory yung pinapasukan ko. Oh, sige, ako nang bahala. Ipare-rate ko na sa mga tao ko yan. Huwag na ako, Nong. Kaya ko na to. Baka mabulabog pa eh. Huwag. Delikado yung gagawin mo. Nag-iisa ka eh. Ako na akong bahala rito. Sige, oh, Nong. Atan! Atan! Sir? Anet? Papasokin sila doon dito. Maintindihan kay Hepe. Bakit tayo pinapunta rito? Walang kabuhay-buhay, oh. Saka anong gagawin natin dyan? Eh, pabrika ng papel yan. Ano sa surveillance natin dito? Ewan ko. Uutusan ba tayo noon kung walang mangyayari dito? Kaya magmatsyag lang tayo. Sabi ko sa'yo eh. Eh, ikaw lang kasi. Ah! Oh, putukan yun eh. Bukang galis sa loob yun ah. Ah! Oh, sabi sa inyo eh. Ah!
Alalakas ang mga armas nyo. Palibot ng gwardiya ang bodega. Nalagasan pa kayo. Lahat ng mga kargamento natin ay nawasak na lahat. Ni hindi nyo alam kung sino ang kalaban. Ano ka ba? Bulago, talagang walang laman yung utak mo. Kapag nalaman ito ni General, baka mawala ang pagtitiwala sa akin. At yan ay dahil sa kapabayaan mo! Pero wala ako doon nung pasukin ng bodega. Pero huwag kang mag-alala, Mr. Vertigo. Pinakilos ko na ang mga tauhan natin para alamin kung sino ang mga pumasok sa bodega. Huwag nyo nang pag-aksayahan ang panahon yan. Nung ang pinasok kayo ng harapan, ni hindi nyo siya nakilala. Paano nyo siyang hahanapin? Isa lang ang tiniti ako sa'yo. Kung sino man siya, matalinong tao yun. Maaring isa siyang militar. Pakawala ng gobyerno para bandayan ang ating galaw. Anong gusto mong gawin namin, Mr. Vertigo? Huwag na kayong bumalik sa pabrika. At ang mga kargamentong darating, ilipat nyo ng lugar. Talasa mo lang ang pangamoy mo dito. Maaring isa sa mga tao mo ang siyang maging huda sa'yo. Ayos na ba yung CR? Ayos na mo, sir. Yeah. Tsaka yung kubeta sa kabilang kwarto, hindi na barado. Naiintriga ako sa tao niya. Kangino? Kay Kalbo? Hindi, yung kausap ni sir. Oh, sige. Sige, ho. Nagtataka ako dyan, ba't nakakalabas pasok sa opisina ni sir eh? O, di ba sinabi niya sa atin na tigasip-sip siya na kubeta? Bakit? Linggo-linggo ba nagbabara kubeta ni Hepe? Alam ba, sa palagay ko, niloloko lang tayo ng tao yan. Oo nga. Sa tingin ko, chimoy ni sir yan. Huh? O bakit hindi natin tanungin si sir? Sir? Yes? Kakausapin daw kayo ni Labelaro? Sir? Sir? O ano kailangan nyo? Kasi yung sir, nagtatalo-talo yung grupo eh. Tungkol doon sa kausap yung lalaki kanina. Anong gusto niyo malaman? Ano niyo ho ba yun, sir? Driver ko. Oh, tama ako, ha? Jardinero sa bahay ko. Oh, tama rin ako. Kadalasan utusan at kusinero pa. Uy, tawa tayo! Hindi kayo minamasahin nun? Minsan sa isang linggo. Oh, edi tama rin ako. Ang gagaling natin, tama tayo lahat. Tama. Dahil tatamaan kayo sa akin, pagka hindi nyo inasikaso ang mga nakabimbing kaso. Kalalaking tao nyo, puro kayo chismoso. Hindi kayo mga hula. Mga pulis kayo. By the way, I'd like to congratulate you all for doing a commendable job. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Kaya lang, sa susunod, huwag na huwag kayo mag-iiwan ng gamit nyo. Edwin, sa'yo yata ito eh. Iyang-iya ka eh. Yes, sir. Masyado kang burara sa gamit mo. Thank you, sir. Permission to leave, sir. Ano bang nangyayari sa inyo? Bitawan niyo yan! Bitawan ko! Papatay ko yung hayop na yan! Maganor, pasensya na ko kayo. Hindi ko kayo sinasadya eh. Ano ho bang problema? Mukong ano bang nangyayari sa inyong dalawa? Ewan ko dyan kay Maganor! Bigla na lang ko hinabol ng takanin eh! Akala ko ba ikaw ang pinakamatigas dito? Eh, may lahi Muslim yan eh. Tsaka yung totoo niyan, tignan mo, original. Ito sa akin, art lang to eh. Ano ba pinasabi mo ito kung ano? Ito, papatay kita! Tama naman, Kano. Papatay kita! Tumigil na kayo. Ano ba talagang problema? Pinagtatawanan ako. Hindi na ako ginagalang dito. Wala na ako silbi sa lugar na ito. Magmula ng talunin ako ng dunatong yan. Sa eleksyon dahil sa kanyang pandaraya. Pati na asawa ko, pati na anak ko,
nadadawit sa panlalait sa akin. Mali naman kayo, Mang Kanore. Sa palagay ko, hindi yun ang dahilan eh. Yung pagkatalo niyo sa eleksyon, kaya hindi kayo nirespeto. Sino ka magsasabi sa akin ng ganyan? Ako. Ako man ang lumagay sa katayo ng mga taga rito, hindi ko kayo rirespeto. Palagi kayo lasing. May patali-tali pa kayo. Para kayong rambong Muslim na hindi maintindihan. Ano ba gusto niyo palabasin? Adan, karangalan ko nakataya. Karangalan ko. Marami pang pagkakataon, Mang Kanor. Marami pang eleksyon na darating. Hindi yun ang kinagagalit ko eh. Ang kinagagalit ko, yung dinaya ako ni Donato para may pagpatuloy niyong mga iligal na ginagawa rito. Mang Kanor, mahirap pong magbintang kung walang ebidensya. Anong ebidensya? Ano yung mga nakikita kong mga tao rito, mga naka-Amerikana, mga naka-uniforme, di kotse, mga kainain na lakilos? O ano yun? Patutuloy ako sa'yo, o? Mang Kanor, kung may nalalaman man kayo, makabubuti pang tumahimik na lang kayo. Delikado yan. Baka maging mitya pa ng buhay niyo. Tinaga ni Mang Kanor si Moho, pero nakailag. Yung tatagayin ulit, sinanggaan ni Kuya Dan. Ayaw mapapigil ni Mang Kanor. Sinamuraan ng isa. Anong? Ano pa? Dilabas lahat ng kabag ng Mang Kanor. Ayun, parang kandila na upos. Para yun lang? Hangang-hanga na kayo sa kanya? Siyempre naman, no, ate. Ngayon lang naman may nagkaroon ng lakas ng loob na pigilan si Mang Kanor kapag nagwawala siya. Umiyak pa nga si Mang Kanor kay Kuya Adan, ate. Eh di mabuti para wala nang nag-ohramentado dito. Kaya nga, ate, pag lumigaw sa'yo si Kuya Adan, sagutin mo na agad, huwag na yung pakipot pa. Hoy, tumigil nga kayo sa mga kalokohan nyo. Kayong dalawa, pumunta na kayo sa tindahan at magtinda na kayo. Magbantay na kayo. Ako, magluluto na ako ng hapunan natin. Sinadya kong ipatawag kayo sapagkat alam ko na alam nyo na sa loob ng 5 araw ay magkakaroon ng isang malaking pagtitipon dito ang mga local businessmen at foreign businessmen sa imbitasyon ng ating presidente upang itaas daw ang buhay ng mga tao. Na ngayon, ay lumulubog sa Kumunoy dahil sa pagbagsak ng ekonomiya ng ating bansa because of our effort. Nais kong guluhin nyo, bulabugin ninyo ang pagtitipon na yon sapagkat pag naging matagumpay ang pamiting na yon ng Pangulo ay muli siyang babango at mawawala ng kabuluhan ang ating paghihirap. Ang aking ambisyon na tumakbong presidente sa darating na eleksyon ang siyang matatambak sa mabawang panalo. Ipaubaya mo sa akin ang problemang yan. Naplano ko ng lahat. We have a bomb expert. He's one of the best. The best in the country to date. Trust me, General. I promise you, you will be the next president of the Republic of the Philippines. Sorry, Vertigo. Ngunit ang aking ambisyon na maging presidente ay hindi ko maaaring pagkatiwala sa salita lamang. I want proof! I'm fully satisfied! You're the best, Norman! You're beautiful! Dito masisira ang Pangulo. Walang sino mang local at foreign investor ang magtatayo ng negosyo dito. Sabagat na sila matatakot. Diyan tayo papasok. We will give them all the guarantee na bumalik lamang sila dito, magkakaroon ng proteksyon ng kanilang negosyo. Then, I'll be the hero of the masses. They will love me! We get the power, and the world is ours! In behalf of the Philippine government, in my capacity as its official representative in this conference, I would like to welcome
the elected chairman of the newly organized Asian Chamber of Commerce, ladies and gentlemen, Mr. Goh Sing Lau. Congratulations. Thank you. Friends, representatives from different ASEAN countries, ladies and gentlemen, magandang umaga po sa inyo lahat. We now have come to the most awaited event of this ASEAN Business Conference. Excuse me, huh? It will be a most enlightening experience. Di ba ikaw si... All of us. Si... Kubeta! Yun nga! Huwag mo masyadong ilakas, baka pandirihan ko rito. Ang bango-bango mo ha, amoy disinfectant. Ikaw talaga pakalat-kalat ka. Ngayon mo, waiter ka, kung tol nakabotay ka pa. Sideline lang ko to. Alam niyo naman, mababang magpasweldo ang boss ko eh. Sino? Si Kenny Roque? Yan nga ako. Oo, kuri pa talagang matanda ko. Magsigilan lang ako sa iba. Pare, sandali. Bigyan mo kami apat na kape ha. Oo, kape. Kape ho. May bayad mo ang kape dito. Tsaka mahal. May bayad. Pare, may bayad daw. Tuloy na lang. Mga pulis talaga ho. Bilisan mo ha. Ano ko to? Brotherhood, our fellow ASEAN neighbors. And with the pledge all out support of our government, I can see any reason why our envisioned prosperity wouldn't be realized. A bright decade is in the horizon. We only have to tap all our resources to train our manpower for utmost efficiency, to maximize our relationship with our government. Our dreams, your dreams, my dreams, all our dreams will come true. Thank you.
Dapat! I consider you a very lucky man, Colonel Rocky. Dahil natagpuan ang bomba bago ito sumabog at walang nangyari kay Mr. Gosinglao ng araw na yon. Colonel, bakit tayo napapasukan ng mga taong gustong magwasak at ibagsak ang ating kredibilidad? It's an insult to our beloved President, lalo't higit sa ating bansa. And it's your responsibility, Colonel! I'm taking full responsibility, General. Hindi ko naman tinatanggi yun eh. But let me assure you that we did our best. Just like that, holy mackerel! I will investigate this matter down to the bottom! Not a suspect! Simula sa'yo, Colonel! Pababa! Sir, hindi ba posible yung makagagawa nun? Yung nakatatas lang sa akin. Why not create an ad hoc committee to investigate from the lowest to the highest rank of the military force? That's a good idea. I will consider that, Colonel. May gagawin lang ako ni Dora dyan, oh. Huwag ka rin lalapit! Huwag ka rin lumapit! Huwag ka rin lalapit! Papatay kita! Papatay kita! Pero hindi po sinabi niya! Papatay niya ako eh! Ayaw mo yung maging bayani ka? Ayaw ko! Ayaw ko! Sumali, huwag nang maging bayani! Huwag ka sa akin lalapit eh! Anong pakialam ko sa inyo? Di magpatayan kayo! Huwag ka sa akin lalapit eh! Huwag ka lalapit! Ang kulit niyo naman, oh. May gagawin nga ako yung Dora sa taas, oh. Brad, kanino to? Nakagalaw, ha? Akin. Salamat, ha? Gagawin mo kung patay na pa yan, ha? Mr. Vertigo. Ito nga ang sinasabi ko sa inyo. Good. Ito ang kailangan ni General. Dapat makarating agad sa kanya to. Oh. Anong ginagawa niyo rito? Ha? Ano pa ba? Ito naglilinis. Alam mo, Kuya Adan, ang kapal-kapal ng mga alikabok nitong bahay mo. Tingnan mo itong mga nakuha kong dumi. Pwede na ipantapal sa butas ng kalye. Kayo naman? Hindi naman ganyan karumi ang bahay ko. Ayun o! O ikaw, anong ginagawa mo dyan? Ano pa? Eh di nilalab mo itong mga damit mo. Nangangamoy na eh, hindi ba nilalaban? Sobrang dumi, hindi na tinatablan ng sabon. Buti nga, hindi pa ito pinagkupya sa mga dagat ipis. Palalaban ko talaga yan. Naghahanap lang ako labandera. Sandali lang, sandali lang. Mukhang nakakalata ako ah. Kinakabahan ako eh. Ano naman kaya ang kapalit nitong ginagawa niyo sa akin? Ay, walang kapalit to. Tiwai. Baka sabi mo naman kasi na wala kaming pakikisama eh. Milagro ata. Ngayon ko lang narinig yan ah. Hmm? Hmm? Alam mo, Kuya Adan, sa totoo lang eh, kailangan talaga namin ng pera eh. Sabi ko na nga ba eh. Pinaiikot nyo na naman ako. Ano pinaiikot? Ang labo mo naman, Kuya Adan. Iba yung bahay at iba yung hingi. Correct. Adan? Hoy, Rowena. Halika, talika. Ito, nagdala ako ng merienda. Kumain ka na muna.
magkano naman yan? Anong magkano? Eh, hindi ko naman pinagbibili sa'yo to, ah. Ay. Ang ibig ko sabihin, nagabala ka pa. Alam mo, Kuya Adan, kaya nga kami nanghihingi ng pera sa'yo eh. Kasi ibibili sana namin ng regalo si ate. Kasi birthday niya ngayon eh. Ah, ganun ba? Birthday mo ba ngayon? Sana pinasayo mo sa mga bata nang naibili kita ng kahit anuman sana regalo. Eh, wala naman talaga akong balak mag-celebrate ng birthday ko eh. Kaya lang medyo naisipan ko lang na magluto ng merienda. Di bale. Basta may utang ako sa'yo. O sige, pagkasweldo ko, iboblow out ko kayong tatlo. Uy, ito po yung Kuya Dan? Oo. Oh. Oh, yes, yes! Maliwanag na undercover ang taong ito. At may record dyan. Kaya lang, highly confidential. Anong gagawin natin ngayon? It's easy. Raymond, kontakin mo kasi tatin sa loob. Just like eating apple. Hello? Sir, ito na si Annette. General Roaston, abangan mo ipapadala ko sa'yo. I-feed mo agad sa computer scanner. Malaman ko agad ang record ng taong to. Yes, sir. Raymond, pasok mo sa machine ang picture na yan. Hello? Hello? Sir, kilala kong taong to. Madalas pumunta dito sa headquarters at laging kausap si Colonel Roque. Ganon, ha? I love you, Annette. Alamin mo agad kung sino siya. At ipadala mo sa akin ang buong detalye. Madali! Yes, sir. Bingo! Yan! Yan yung taong nakalaban ko! I got you! Tama ang aking hinala. Ikaw ang anak ni Major Lazaro. Paano mo nalaman, General? Matagal kong nakasama sa serbisyo ang taong yan. Napatay lamang na makasagasa ng malaking sindikato. Ngayong alam niyo na ang koneksyon ng taong ito kay Colonel Roque. Inaasahan ko kayo ng gagawa na paraan. Kapag nabunot ninyo ang ugat, kasamang matutumba ang puno. General, akong bahala sa kanya. At kami naman ang bahala kay Colonel Roque. Good luck, Matigo. That's easy for you. Tagal naman ni Kuya Dan. Ano kayang kotseng ni Ram niya? Siyempre naman, no, yung bago at saka maganda. Kasi pupormahan nun si Yan, ate. Yan, tama. Hoy, tumigil nga kayong dalawa. Baka mamaya isipin ni Adan materyoso tayo. Uy! Ayun niya ito! Wow! Kiting! Uy! Ligat na, ligat na, ligat na! Ayaw na! Para, para, para! Oh, bakit? Ay, sorry ho! Di pala eh. Kala ako, yan na. Ano kayo ngayon? Eh, di napahiya kayo. Sugod kasi kayo ng sugod. Eh, ang akala nga kasi namin yun si Kuya Adan. Oo nga! Tinan mo!
Kabayaan naman yun. Ang langit! Sige na! Kuya Adan! Halin na kayo! Kuya Adan, wala nang mga hapon dito. Eh, ba't may dala ka pang tangke? O bakit? Hindi ba kayo nagagandahan? Nagagandahan. Malayo pa bagong taon eh. Putok na ang putok yun. Tambusin ang kotse mo. Ayos to. Sakay na kayo. Tara na! Sige na nga! Sakay na! Bilisan nyo. Sakay na kayo. Sakay na. Sakay na. Adan, makakarating ba tayo sa pupuntahan natin? Ba? Oo naman. Nakaturbo to eh. Nakaturbo? Baka nakaturbo, Boyler. Baka pwede tayo magluto ng itlog dito. Ama! Huwag kayo maingay dyan. Oh, uy, kuya! Oh, sarado niyo yung pinto. Sarado niyo. Sarado niyo. Okay. Okay. Dan, hindi ka pa ba maliligo? Mamaya na, tatapusin ko lang ito. Sige. O, sige. Ang mabuti pa, ilalabas ko na yung mga pagkain para makakain na tayo. O, sige. Sige. Miss, pwede magtanong? Sa'yo ba itong karito na to? Eto! Hindi ba kariton to? Amis, sa ganda mong yan, hindi ka nababagay sumakay dito. Bulok! Diyan ka nababagay! Tingnan mo! Ito! Diyan ka sumakay! Ay, Miss, di ba kami tapos? Dito ka muna, Miss. Ay! Uy! Tama mo nga! Iiwa kayo! Maganda, lumalaban! Halika! Tol! Wala namang bastusan. Hindi naman kami naghahanap ng gulo eh. Hindi naman gulo hanap namin eh. Away! Oh, hindi mo ba tayo kakain? Gutom na ako ah. Eh, kukunin ko pa nga lang sana yung mga pagkain eh. Ganun ba? Oh, oh, abutin nyo na to. Oh. May konting depresya lang kuryente. Sandali-sandali na lang ito. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Unang tingin ko pa lang dito sa kotse mo, talagang wala na sa kondisyon. Bakit? Nakarating naman tayo sa pinuntahan natin ah. Ang hindi ko lang siniguro sa inyo, kung makakabalik tayo, di ba? Pero huwag kayong magkalala. Maaayos din to, hmm? Eh, kailan pa eh? Mukhang uulan na oh. Naku, paano ba yan eh? Masama pa naman sa amin magbasa. Baka atakihin kami ng hika. Hika, hika.
Kanina nga, hindi kayo maawat sa pag-swimming doon. Oo nga, pero iba yun. Allergic kami sa tubig ulan. Totoo yun, Adan. Oo! Hindi ka na. Oh, baba, baba! Bilis! Bilis! Sa door, wala na, ha? Mina, Mina, akong bahala. Okay lang, pasok. Sige, pasok. Jacket ko pala. Buena. Ayan. Para hindi ka ginawin. Adan, sumukob ka na rin. Baka magkasakit ka. Natatawag daw ninyo ako, Mr. Ramirez. Bakit to? Ano ang kasalanan ko? Si Adan, na pinasok mo sa pabrika, ay isang military intelligence. Ho? Military intelligence? Hindi ko alam yan. Ngayong alam mo na kung anong kasalanan kukumpisan mo kay Satanas. Kuya Dan! Ano na naman yan? Kuya Dan, baka naman pwede kami maglaro dyan ng computer sa'yo. Kasi pag doon kami naglalaro sa bahay, pinapagalitan kami ni Tsong Donato eh. Oo nga naman, Kuya Dan. Sige na, pumay ka na, please. Oo nga naman, please. Sige na, sige na. Huwag lang kayo magulo, ha? Ayan! Pangako nyo sa akin, pag wala ako rito, huwag na huwag kayong magpapasok ng taong hindi nyo kilala. Ha? O, sige na, sige na. Yes! Ha? Ano yun? Boy, anong nangyari doon? Si Chairman, o, nakitang patay! Si Chung! 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 Sa kanya? Sino pumatay sa tiyo ko? Hindi namin alam. May nakakita lang sa kanya sa labasan. Chung! Chung! Mabigat ang labang ito, Adan. Hindi pangkaraniwang kriminal ang binabangga natin. Ang mga taong yan ay hindi manghihinayang pumatay para mapangalagaan lamang ang kanilang interes. Ayaw kong maulit sa iyo ang nangyari sa iyo, Papa. Alam ko, yun, Nong. Kaya nga, laki ng pasalamat ko, eh. Sa pagbibigay niyo sa akin ng pagkakataon para hawakan ang kasong ito. Adan, huwag mong kakalimutan na ikaw ay sundalo. Dapat higit namang ibabaw sa iyo ang tawag ng tungkulin kaysa anumang personal na dahilan. Maasahan nyo, no? Malawak ang kanilang koneksyon. Sa ngayon, hindi natin malaman kung sino ang nasa panig natin at kung sino ang kalaban. And there's a possibility that they have already penetrated our department. Alam nila ang bawat galaw dito. Nong, sino ho kaya sila sa palagay niyo? Yan ang gusto kong alamin mo. Posible ang mga yan ay ang mga taong malalapit sa akin. Adan, gusto kong matanim sa isip mo na ang isang kaibigan na may masamang intensyon kung sumaksak sa likod.
Sir, may glider ah. Mukhang may exhibition yata, sir ah. Mag-iinsayo lang yan. Sir, naglabas ng baret. Dito mo, dito mo. Gentlemen, alam niyo ba na buhay pa hanggang ngayon si Colonel Roque? Vertigo. Ang sabi mo ay sisiguraduhin mo siya. What went wrong? Sa dami ng tama niya, hindi ko akalaing mabubuhay pa siya. General, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Sa susunod, titiyakin ko na isa lang sa amin ang matitirang buhay. Hey, hey, hold it from there, Vertigo. Don't get carried away with your emotion. It is too risky. By this time, he's in tight security. Hindi pa nawawala ang pagtitiwala ko sa iyo, Vertigo. Alam ko na hindi mo kagustuhan ang nangyari. But this time, I want to handle the situation. Ang gusto kong malaman ay kung saan ang ospital siya dinala. Good. He is progressing and he is in a stable condition now. Sir, good evening ho. Excuse me. Excuse me ho, sir. Dinner. Ano
nyo eh. Lagay ng dalawang kapatid ko. Ikinalulungkot ko, miss. Isa lang ang nakaligtas sa dalawang kapatid. Ano? Sino sa kanila, Doc? Sandali. Anton? Mangganor, may nakapagbalita sa akin. Kumusta ho ba yung magkapatid? Kasalukuyang inooperahan. Kawawa naman yung sinapit ng magkapatid. Anong lagay? Andun sa third floor. Nandun sa labas si... Ba't mo ako iniwan? Tonton! Anong kasalanan ng kapatid ko? Bakit kailangan mo silang idamay, Adan? Ikaw ang kailangan nila eh. Ikaw ang gusto nilang patayin. Sino ka, Adan? Sino ka bang talaga? Sabihin ko man sa'yo, hindi mo ako maiintindihan. Talagang hindi kita maiintindihan. Alam mo ba? Kung hindi ka siguro dumating sa buhay namin, hindi mangyayari to sa kapatid ko! Bakit hindi na lang ikaw ang namatay? Dapat ikaw na lang ang namatay! Ikaw na lang! Ayan, yan. Yan ang isa sa pumasok sa bahay mo, yan. 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 Isa rin yan. Kasama yan. Hawig dyan eh. Hawig dyan isang yan eh. Kaya lang may balbas yan at saka may salamin. Ugh!
Sumalangit ka nawa. Nandito. Eh, nasusundo ka ni General. May mahalaga ro kayong pag-uusapan. Sandali, magbibihis lang ako. Oh, kain tayo. Tagal na akong hindi kumakain naman sa anas eh. Sige lang. Ang tanong ko ang sagutin mo. Saan kayo magkikita ng General na nagpapasundo sa'yo? Sinong General? Wala akong kinalaman dyan sa sinasabi mo. Sandali lang. Huwag ka nang magsinungaling. Kilala na kita. Alam kong kasabwat ka ng mga terorista. Kaya mong patunayan yan, Adan? Ha? Ayoko sanang gawin sa'yo, Tommy Santos. Pero ang order sa akin, kapag hindi ka nagsalita, iligpit ka. Ba't kailangan kayo pausas na pa ako? Nagsalita na ako! Ano ba? Para sa kaligtasan mo rin yan. CIS Headquarters? One of my best men is gone! Vertigo, sino naman kaya ang isusunod niya sa atin? Kaya ako tumawag ng meeting, General. Gusto kong makilala ng lahat kung sino ang kalaban natin. Thank you for the moment. Daniel, ipakita mo yan sa kanila. Gusto kong itanim ninyo sa mga utak ninyo ang mukha ng taong yan. Pinasok tayo ni Adan Lazaro! Habulin niyo! Patrol, babayaan ang makatalas! Thank you.
Eh, sir. Nandun ang kalaban, ah. Kaya nga dito tayo, eh. Bilisan mo! Ito na yung address na binigay sa atin ni Kubeta. Hindi ka nanloloko nun? Oh, sabi niyo sa inyo dito! Tara! Sir! May dumating ng mga polis! Hindi ko naman sinasadya eh. Ikaw kasi pasok ko na pasok, wala ka naman sa timing. Hinarang mo pa kami. Timing-timing pa kayo eh. Ikaw, ikaw, doon! Tara! Ikot! Diyan ka! Pigilin mo sila! Pero sir... Soldier, you will be my chief of staff. Bago po ko bilang presidente ng Pilipinas. Thank you, sir. Akong bahala rito. God bless you. Ayaw mong lumabas, ha? Gagawin kong karninurto yung katawan mo! Ibaba mo na baril mo! Sumuko ka na! Wala ka na pupuntahan! Hindi ako susuko! Hindi ako ikararangal ng bagong pangulo! Goodbye! Chief of Staff! Welcome! Carninote! Thank you.
President of the Republic of the Philippines, President Roas! Da, 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 da. The late President, General Roas. Saan na kaya si Kuya Adan? Hindi ko alam. Pero malamang hindi na siya sa atin magpakita. Nagkamali kasi ako eh. Sinisi ko siya sa pagkamatay ni Tonton. Ikaw naman kasi, ate. Pabigla-bigla ka. Hindi naman siguro gusto ni Kuya Adan na mapahama kami. Magandang hapon, no? Ikaw ba si Rowena Reyes? Oo. Pinabibigay ni Adan.
gagawin, ha? Saan ka pupunta? Babalik na lang ako sa Amerika dahil galit kayong lahat sa akin. Bakit mo ako sinampal? Matapos mo akong turuang umibig sa'yo, basta mo na lang ako iiwan? Anong tingin mo sa akin, basahan? Totoo ba sinasabi mo? Ano sa palagay mo? Hmm. Oh, yes! Yes! For more videos and updates, just click here to subscribe.